Yes, hello guys. In this video ay ituturo ko sa inyo paano ba palaguin yung mga cryptocurrency na binili nyo na kung saan kikita po yan ng passive income. So ngayon ko lang ilalabas to, lalong-lalo sa mga cryptocurrency na meron po talagang maganda po yung interest nila per year or APR nila. So if you are interested na gusto nyong kumita yung mga cryptocurrency nyo habang hinohold nyo yan at meron siyang passive income, pag-uusapan natin inside this video. Kaya tapusin yung panoorin yung video para malaman nyo kung ano yung gagawin nyo, paano kayo kikita rin dito. So wag na natin patagalin guys, let's go! Hi guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago lang sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng pera sa online, tutorials, motivation, trading and investment, at lahat ng mga cryptocurrency at mga exchangers. Kung gusto mo yung mga ganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago akong upload na video. Ma-appreciate ko rin ng maraming kung hit nyo na agad yung like at i-share nyo to sa lahat ng kilala nyo na gusto rin kumita ng pera sa online. Sa mga gusto pong mag-Shopee, guys, meron pong mga discount. Gamitin nyo lamang po yung aking Shopee code o kaya yung link dyan sa pin comment. Dun sa pin comment nyo hanapin, sa comment section nyo mismo hanapin, meron po akong Shopee discount dyan, guys. Baka gusto nyo, click nyo lang po yan sa may pin comment. So, huwag natin patagalin. Let's go! Okay, guys. Before tayo mag-start, ano ba yung laman ng video na to? So, una, guys, ituturo ko sa inyo paano muna kayo mag-create ng Binance account. So, step by step yung gagawin natin. And kapag meron na po kayong Binance account, ituturo ko sa inyo inside this video paano kayo mag-deposit gamit po yung P2P or yung tinatawag nilang peer-to-peer transaction. So, ito po guys, parang third party lang po si Binance dyan. And napaka-safe po yung itong gagawin na to. And number 3 guys, ituturo ko sa inyo paano kayo bumili ng mga cryptocurrency dito po sa Binance. So, bibili po kayo and kapag nakabili na kayo, mapupunta yan sa tinatawag nilang wallet or spot at saka wallet. And kapag meron na po guys, ituturo ko na sa inyo yung step na gagawin nyo pa na kung saan magpa-passive income yung mga crypto nyo. Yung crypto nyo mismo, ilalagay lang natin doon and meron po kayong passive income. So yun ay wala na kayong gagawin. Habang yung crypto nyo, lumalaki yung presyo, eh meron pa kayong passive income. Parang interest yan, per year nga lang, pero pwede nyo makuha yan by daily. Iko-compute nila by daily yung makukuha nyo, so pwede nyo rin pong pagkakitaan habang hinihintay nyong lumaki yung value ng mga cryptocurrency na binili nyo. And ituturo ko na rin sa inyo paano nyo i-withdraw yung pera. Halimbawa, yung nag-earn na po ng passive income yung pera nyo, o kaya yung mismong cryptocurrency nyo gusto nyo nang i-withdraw, paano ba i-withdraw yan? So, madali lang ba? Yes, napakadali pong mag-withdraw ng pera dito sa Binance. Inside this video, malalaman nyo rin, ituturo ko sa inyo yung mga step by step nyong gagawin. So, let's go! Alright guys, para po ito sa mga wala pa pong account. Sa mga meron ng account guys, pwede nyo i-skip yung part na to. Kaya abangan nyo na lang yung next na step na gagawin natin. Pero sa mga wala pang account, easy step lang yan. I-click nyo po yung nasa pin comment. Merong link dyan, Binance, create account. Click nyo po yan sa pin comment. Sa pin comment ha, hindi na sa description. Napakadaling gawin. Click nyo lang po yan and ito na makikita nyo. And next step na gagawin natin is simply click ito. Sign up with phone or email. Click lang natin yan and lalabas yung katulad nito. Okay, so ang gagawin nyo lang na is provide nyo po yung email nyo and maglagay po kayo ng password na maraming combination. Pwede po yung 8 to 24 characters. Merong uppercase, may lowercase, merong small character, may big character. And then kapag okay na yan, ang next na gagawin nyo is pwede nyo i-click tong dalawang to, then click nyo lang po yung create personal account. Okay, kapag okay na yan, then, proceed na kayo sa mga next na gagawin and then meron na po kayong account. So, ang gagawin nyo lang po dyan, punta po kayo sa email na ginamit nyo, kaya cellphone number na ginamit nyo para kunin po yung tinatawag nilang verification code, 6 na number yon. Hanapin nyo po dyan. Kung hindi nyo makita mismo dun sa inbox nyo, hanapin nyo po sa spam, meron yun dun. Sigurado ako, meron yan. So, kapag okay na, mag-login na po kayo sa inyong account. And, ito na yung gagawin natin. So, ngayon guys, mag-login muna kayo. I-type nyo po yung binance.com/en. Yan. Lalabas yan. Merong login at merong register. Siyempre, sa login na po kayo. I-input nyo lang po yung email nyo at saka password nyo. Kapag okay na, ang next na gagawin na natin is ayusin nyo po yung account nyo. Para maayos yan, punta kayo dito sa security. Ayusin nyo po yung account nyo. And
mag-verify na po kayo. I-verify nyo gamit po yung inyong ID. Ang gagawin nyo lang po dito, iscan nyo yung ID nyo, and then facial recognition. Facial recognition, iiling ka lang ng ganoon. Okay, and then okay na yan. Para malaman lang nila na yun nga yung inyong mukha. Kasi this is about money. Kapag okay na yan, magde-deposit na tayo. Hindi po kayo pwedeng mag-P2P pag hindi po kayo fully verified. Importante na ma-fully verified po kayo. Kahit yung one lang, yung iba, may mga proof of business hindi na. Yung ID lang sa facial recognition, okay na yon. Next, magde-deposit na tayo. Paano mag-deposit? Click natin to. Okay? So, nakalagay dyan, P2P trading. So, ang gagawin natin, bibili tayo ng cryptocurrency dito mismo sa P2P nila. So, anong ibig sabihin ng P2P? Pwede tayong mag-peer-to-peer. Tao-tao. Mga tao, dalawang tao, ang pinaka-third party itong Binance. Siya yung maghahawak. Ganun lang kadali. So, ngayon guys, nandito na tayo sa P2P ng Binance. Dito, may mga seller at ikaw yung buyer. Ang gagawin nyo ay maghanap na tayo ng nagbebenta ng USDT. So, dito, pwede po kayong magpili. Halimbawa, GCash po yung payment nyo. Siguro naman, meron kayong GCash o kaya bank account. Ayan. So, dito, hanapin nyo lang po yung GCash. Ito na po yung mga nagbebenta ng GCash or ng USDT, ang pambayad ay GCash. Ganito lang. Halimbawa, 5,000 po yung bibili nyo. So, maganda to yung 100% dapat. 183 orders, 100% po yung na-fulfill niya. So, kung bibili kayo, click nyo lang yung buy USDT. Ayan, click nyo yun. Then, dito na kayo bibili. Halimbawa, 5,000. Makikita nyo yung mabibili nyo dyan. Okay, so dito ay 5,000. So, makakabili po kayo ng 84.1 na USDT. Ang USDT po ito, ito po ay dollar na kung saan cryptocurrency. US dollar tether. Okay, so kung bibili po kayo, click nyo lang po yung buy. And then, lalabas po yung kanyang cellphone number. Ipadala nyo sa kanya agad. Huwag kayong mag-alala. Sureball naman niya na ibibigay niya yung etong 84. Bakit? Kasi once na i-clinic mo to, yung $84.1 niya, freeze na yon. Hindi niya na magagalaw. Kaya pag di niya ni-release, eh, yun din. Wala namang silbi din. Yung nakuha niya, hindi niya rin magagamit at ibibigay sa'yo yan ng Binance kapag hindi niya ibinigay. Kahit di niya ibigay, ibibigay sa'yo. Kaya, no choice, bibigay niya talaga sa'yo. Kaya, maganda po yung P2P dito po sa Binance. So, kapag okay na, mapupunta yung perang binili mo dito sa wallet na, okay, funding wallet. Diyan mapupunta yung 84.1, kung 5,000 yung kukunin mo. Okay? Para makita nyo din, ito yung makikita nyo dyan. So, funding wallet, nandito na po yung wallet nyo. Ang gagawin na lang natin, is ibibili na natin ng crypto. So, ituturo ko rin sa inyo, paano bumili ng crypto. So, dito, so makikita nyo yan. So, meron tayo funding ngayon na 425. Ang gagawin nyo, i-transfer nyo. Click mo yung transfer from funding, pagbalik ta rin natin. Yan. From funding, papunta sa fiat and spot. So, alimbawa, ililipat natin. Okay? Confirm ko lang yan. And, mapupunta na po yung USDT ko dito po sa spot wallet. Ang gagawin ko na ngayon is magbibili na tayo ng crypto. Okay? So, ano ba yung mga cryptocurrency na maganda yung interest? Mamaya, makikita natin yan. So, tayo guys, meron tayong Ethereum. Ethereum yung binili ko. Hindi ko sinasuggest na yun ang bilhin nyo, pero piliin nyo yung magaganda. So, siguro yung mga top 20 or top 100 ng mga crypto na merong interest. Okay? Yung binili ko kasi, Ethereum. Kasi yan, talagang stable na yan. Yan yung top 2. Number 1 si Bitcoin, top 2 yung Ethereum. Yun ginawa ko. So, halimbawa, bibili ko ng Ethereum. Okay? So, ito guys, parang ganito lang yan. Yung pera na ilalagay nyo sa banko, ay magkano lang yung interest, di ba? Hindi pa tumataas yung value. Yung value ng peso natin, baliktad, pababa. Pero kung US dollar yan, yan, syempre, tumataas. So, ang ginawa ko, or gagawin natin, ganito lang yan, ETH. Okay, so dito ay bibili tayo ng crypto. So, ito ay step by step na guys, para madaling yung sundan. Yan, so meron tayo available na $426. So, ang price ng crypto na Ethereum is 129.36. Yan po yung market price. Okay, so kung bibili sana tayo, kung gusto nyo ibili lahat, ganun nyo lang, i-drag nyo lang. Ayan, pwede nyo i-drag or pwede nyo rin pong i-type. So, halimbawa, gusto nyo i-type. So, halimbawa, bibili lang kayo ng $200. So, click nyo lang itong buy Ethereum. So, ito pwede rin po kayong, pwede nyo baguhin yan. Halimbawa, gusto nyo mas mababa, 1-2 lang sana.
Hintayin nyo na bumaba ng 1-2, makakabili po kayo. Ngayon, 1-2.99. So, halimbawa lang yan, ha. Okay, so kung gusto yung real-time market, agad makakabili yan. Wala na pong order. So, ipapakita ko muna sa iyo yung may order. So, mangyayari, yan, meron ng order. At dito sa baba, yung part na to, yan, makikita nyo dyan. 1-2 sana, bibili sana ako. Okay, 184, makikita nyo pag filled kapag nabili na. Okay, ganun lang kadali. Ngayon, kapag nakabili na tayo, halimbawa, nakabili na ako ng Ethereum ko. So, ipapakita ko sa inyo. Dito, click natin yung Fiat and Spot at makikita na natin dito yung ating pera or yung ating crypto na nabili. Ang binili ko, guys, is Ethereum para makita nyo din. Bumili ako ng 6 point something na Ethereum. Ang isang Ethereum is 1.3. Kung i-calculator natin yung 1.3 times 59 ngayon, 1.3 times 59, 76,700 yung binili. Hindi. 76,700 yung binili natin. Pero 6 kasi yung binili ko. Yung isa, 76,000, 6 yun na binili natin. Kaya lumalabas, nandito yun, guys. Yan. So, dito, Ethereum yung binili natin. Merong interest kasi itong Ethereum. Meron din yung Shiba, meron din Luna. Meron yan. Hanap po kayo ng malaki. Ito, Shiba, medyo malaki. 24 yata, 24%. So, ito, 482,400. Yan yung value ng ibinili ko, no? Binili ko. Okay, yan na lang yung value. Ngayon, gusto ko magkaroon ng interest. Kesa naman nandyan lang siya, although lumalaki yung value niya, yung value per Ethereum lumalaki, ngayon pwede pang magka-interest. Saan yun? So, ito yun. Okay, ang gagawin mo ay pupunta ka lang dito sa earn. Yan. So, next step natin, pupunta ka dito sa ETH 2.0. Click staking rewards paid daily. Daily yung marereceive natin. Click natin pala yan. Ngayon, gusto ko ng stake. Pag sinabing stake, ilagay. O kaya i-commit. Yan. So, ang passive earnings ng staking sa Ethereum 2.0 is up to 5.20%. Okay? So, pwede nating palang ilagay yan. So, yan o. Stake Ethereum. Rewards distribution. We regularly distribute on-chain rewards to all participants based on their bet position. So, hanap tayo. So, ngayon, you can redeem your ETH once the first major upgrade name. Ayan na yan. Ikuan nyo na lang. Pwede naman i-cancel anytime. So, halimbawa, i-stake natin. So, ganito lang yon. So, ilan yung stake ko? So, meron akong 6.3161 na Ethereum. Ilagay ko max. Ayan. So, meron din kapalit na bet. Okay? Or V. Beta Ethereum. Ayan. So, dito ay makikita nyo dyan. So, basahin nyo na yung note muna. Pero iba pa yung mga available dyan. So, pwede nyo rin click ito. I have read and agree. So, to be confirmed, makikita nyo dyan. Stake date, 10/22, value date. Then, click mo lang yung confirm. Yan. So, pwede yung basahin yan. Okay. So, sabi niya, I will not be able to redeem it during the lock-up period. So, hindi nyo mai-withdraw yung habang... Basahin nyo yan, okay? So, habang iniintay kung lumaki yung Ethereum ko, then pwede ko nang ilagay dito. Okay? So, makikita nyo dyan, successfully. Yan. Okay? So, makikita po yan process and pwede nyo pong i-check yung in-stake nyo and makikita nyo po yung record nyo dyan. So, dito, click mo lang yung yellow at para makita nyo po yung... So, ito guys, mas better. Halimbawa, gusto nyo i-hold yung crypto nyo ng 3 years. Eh, kung i-compare mo sa bank, ang bank lang is yung interest yung kikita. Pero yung value ng pera nyo, hindi tumataas. Eh, what if, etong mismong, ito yun, oh. Okay, what if yung price ng Ethereum ay naging 20,000? Eh, ngayon, 1,000, ilan? 1,300 lang. Eh, di lumaki yung pera ko and meron pang interest. Okay, so ito para sa mga gusto lang mag-hold. Okay, yung hindi niya, ayaw niya yung binabantay-bantayan niya. Ayan. So, makikita nyo dyan. Okay, ito po yung record. Okay, so pwede nyo i-view yung 2.0 na staking dito sa banda rito para makita nyo. Ayan. So, para balik kayo dyan. And then, makikita nyo dito yung mismong account nyo. Ayan. Dito eh, ano. So, may yield na syempre, wala pa. So, ito guys, pili lang po kayo. Or pwede rin po kayong sa staking. Ito po ay sa Ethereum, pwede rin po yung tinatawag nilang staking. Okay? Or pwede rin po yung
Ito po yun, staking o kaya yung auto-investor. I-visit din natin itong staking para makita nyo din. Okay? So, walang available yata. Okay, hindi lang natin na mag-login muna yung ating account. Ayan. So, click lang natin yan. So, meron din dito. Kung ayaw nyo yun, meron DeFi or medyong lock staking. The same. Yun din yung concept nito. Pareho lang din. So, ito yung concept. Pareho lang din. Bibili mo na kayo ng crypto na katulad nito. So, alimbawa, ito. Alpine. 30% per annum or 1 year. So, alimbawa, meron kayong 1 million. Merong 300,000 yon the whole year. O 1 million pesos, 30% nun. Okay? So, alimbawa, meron kayong, ito malaki, 49.8%. Pero, pwedeng bumaba yung value ng binili nyo. Pero, meron siyang interest. Pero, dapat i-commit nyo siya ng 120 days. Hindi nyo gagalawin. Okay? So, Reef, 16.9. So, depende kung ano po yung mga available dito. So, kung gusto nyo malaki, ito kasi pag malaki, minsan, bumababa yung value ng crypto na yan. Kaya talo ka din. O, ito, bumababa rin yung value ha. Okay, sinasabi ko na pwedeng bumaba yung value. Pwede rin lumaki. Okay? So, hanap po kayo. And then, kapag may nahanap kayo, okay, pwede pa rin USDT rin, guys. Oh. Okay, yung USDT nyo mismo, ilalagay nyo dyan. Di ba fix yan? So, pwede siyang magkaroon ng interest na 8%. 0 to 1,000, meron siyang 8%. 1,000, ito pag mas malaki na, mas mababa na pala. Oh. 0 to 1,000, so hanggang $1,000 ka lang. Kung 1,000 up to 5,000, 0.7 na lang. 5,000 up is 0.28%. Yan po yung interest naman. Okay? The interest rate offered is subject to each tier. So, yan lang po yan. So, pili po kayo dyan. Kapag okay na yan, so, halimbawa, kumita na kayo, lipat lang natin yan sa from kung saan man siya, sa earn history or nasa earn, dito sa wallet pala, mula dito sa earn, dadalhin natin sa fiat. Ganon. Okay? Pag nandito na sa fiat, yung pera natin, kukonvert natin yan sa USDT. Or pwede rin hindi. Kapag okay na yan, then tsaka natin yan ibenta or P2P din. So, paano ba mag-withdraw dyan, Mark? Basic. Gagawin nyo lang is peer-to-peer din. Kung paano kayo nag-cash in, yun din yung gagawin natin sa pagka-cash out. Kaya safe yung pera natin. Okay? So, dito, click mo lang po yung P2P. And kanina, ang ginawa natin is buy. Ngayon, ang gagawin na natin ito, click nyo na po yung sell. Sell naman ngayon. Bebenta naman tayo ngayon. Hindi na tayo bibili. Bebenta na natin yung crypto natin. So, yung proseso, kung paano, pareho lang din sila sa pag-buy. Okay? So, click lang natin tong sell. At hanapin lang natin yung mga available na bumibili naman. Sila naman ngayon yung bibili. So, nakalagay dyan, bibili. Sila yung bibili ng ating cryptocurrency. Okay? Refresh lang natin. Yan. Makikita nyo, nandito yung mga bumili. Ang dami! Few seconds lang guys, mabebenta yung USDT. Hindi na po kayo maghihintay ng matagal. Yung iba, iniisip nila, baka matagal bago mabenta. Hindi. Segundo lang yan. Basta magkaayos lang kayo sa presyo. Pwede nyo na pong i-sell yan agad. So, ito guys, oh, pwede kayong mag-sell. Yan. Makakabenta kayo ng mabilisan. Okay? Mabilisan. Ang maganda dyan guys, oh, pag bebenta mo, napakamahal ng isang $1 ngayon. 59.33 bibilhin yan yung USDT mo. O pwede rin yung BTC, BUSD, BNB, depende kung anong gusto mo. Kung Ethereum direct na, pwede rin. Okay, so may mga payment option. Merong bank, may BDO, may Union Bank, GCash, bank transfer. Diretso na po yun sa account nyo. Kaya ganon, mabilis na po ngayon dito sa Binance. So wala pa kayong account, feel free na mag-create kayo ng account. Nandyan po sa pin comment yung ating link para makapag-create kayo ng account. If you have questions, guys, feel free na mag-comment kayo dyan sa comment box. If you have, mag-comment nga kayo dyan sa pinakababa, guys, ng buy and sell. Pakitype nyo nga yung buy and sell. Ibig sabihin, nakaparating kayo sa part ng video na to. Kung nagustuhan nyo, pakilike din po yung like. So, ito lang ako mag-share this video. Sana nagkaroon kayo ng isang idea kung saan kikita yung crypto nyo ng passive income at tumataas yung value ng inyong crypto. Once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.